question po tungkol sa puno na ito. Ano ba itong puno na ito? Halaman. Halaman. Halaman ba ito? Halaman. Parang mukhang puno eh. Message ano, for the bride. Ano? Matthew 25:1-6. Matthew 24:45. Tsaka 1 Thessalonians 4:16. Ano ito? May end time. May John Calvin. May ano to? Dark Ages. Merong Martin Luther, John Knox, Pentecostal, Oneness, End Time. Di ba, may sinabi si Christ, unless a seed fall to the ground and die, it abideth alone. Mm. But if it dies, it produces many. Okay. The seed is the church. So the word of God. Plant it to the ground. Plus the 120 disciples in the upper room. It died. Because yung iba pinatay, naging Catholic church yan. So the seed traveling up from the ground, madilim pa siya, wala pa siyang sunlight. Nasa lupa pa siya eh. Pero nabulok na yung original seed. Nag-ugat na yan sa lupa. Travel siya sa lupa. Yan yung Dark Ages. Then, paglabas niya sa lupa, yung Mark chapter 4 verse 25, first the blade, then the other blade, then the ear, full corn in the ear. The first blade, yung dahon sa katangkay, represents the Protestant Reformation. Nakasisi sila ng daylight, nakakita silang daylight kasi lumabas na sa lupa yung tangkay, may dahon, nakakita ng araw. Yan yung Reformation period. So, nag-travel siya, naglabas pa ng ibang dahon. Maraming guba ang Reformation period. Maraming denominations. Protestant churches, Pentecostal churches. Sa dulo, malaki na sa dulo, Pentecostal churches. Sa Pentecostal, mayroon silang teaching na rain, latter rain, yung ulan, represents the outpouring of the Holy Ghost. So, pag malapit ka na sa dulo, sa anihan, lumalalabas na yung bilhi, meron talagang latter rain sa sakahan na bago aalingin yan. Last rain, last outpouring. Ano nangyayari sa tangkay pag napipumipintog na yung seed? Ano nangyayari? Bumibigat. Hindi. Na bumibigat yung taas. Ano yung nangyayari sa tangkay? Bumamatay. Nagiging ano? Nagiging? Yellowish. Yun. Nakapunta ka na sa private. Yun ang ibig ko sabihin. Nakita mo yung nagiging yellow yung tangkay. Hindi ka man lang nagtaka, ito yung nangyari. Lahat ng sustansya niya, umaakyat na sa i-harvest. They're dying. So the harvest represents the last day's message. So, at yung tangkay represents the denomination. There was a time ang buhay na sa kanila. Pero pag nasa harvest season na, they're all dying, the denominations are spiritually dying. Because lahat ng sustansya niya napunta na doon sa end time believer na complete ang revelation. Ang pinahawakan na nila partial revelation, but it's not gonna give them life. Ano mangyari sa kanila? Pag na-harvest na yung tangkay, yung binhi, yung buong tangkay, anong gagawin? Ano pa? Pag bilang tapon. Sunog. Tribulation period. Mapasok sa tribulation period yung mga hindi makukumpleto ang revelation. Mapasok sa tribulation period. You see the truth ito, mga doctrine. Bawat doctrine na nandito. Kung partial lang ang tinanggap mo, hindi ka makukumpleto. Hindi ka makakasama sa rapture. You need to be complete. You need, kailan sagasaan mo itong mga basics. Pag nasagasaan mo yun, matanggap mo yung perfection message. Matanggap mo yung perfection message yung malalalim na. Ano, matured ka na. You're matured, you're ready to go. May pinag-usapan sa Bible yung matured eh. May pinag-usapan din sa Bible yung sanggol. Yung hindi ayaw mag-mature. If you're truly born again, you want to be matured. The Holy Spirit, you cannot avoid it. The Holy Spirit will lead you to ask questions. It will lead you to grow.
ikaw yung na-backslide, hindi ka patutulugin nga niyan eh. Kung ikaw yung nagkasala ng isang nakapahiyahiyang sin, pwede kang ma-curse, palo. The Holy Spirit protects you there, spiritually. The Holy Spirit will lead you all to this. If you have the Holy Spirit, you will gradually grow in knowledge. You cannot avoid to grow. Either you grow or you die. Yeah. By the way, yung halaman nasa Mark chapter 4 verse 25. The parable of the growing plant. 4 verse 25. Meron kaya tayo. Wala, wala na kalagay dito. Wala ba? Oo, wala. Wala yan. Dati, ito yung first man na nagpaturo ko sa'yo. Yan ang tinanong ko. Ito to, Mark 4:24. Ay, Matthew pala. Baka hindi... Mark yun eh. Oo nga, tama. Mali ito eh. Ang gumawa nito si Barry Rowling. Nasa lupaw na. Parang iba ka ngayong gabi. Parang gumagawa po ka. Fresh na fresh. Patakip kasi yung chan ko eh. Okay. So, okay. Ano pa? Pose.